Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating collective love reading. Ayan, since this is collective love reading, meaning to say wala po tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makakaresonate kayo, makakarelate kayo, maaaring ang reading na ito ay para sa inyo. Pero kung hindi naman, okay lang yon. Maybe next time makuha natin yung energy mo. Ano po? At meron pa tayong ibang channel. Check nyo na lang po dyan sa description box. And for personal reading, nandyan din po. Okay, so let's start your reading for our collective love reading. Okay, so tapos na po ako mag-shuffle. Hopefully, makuha kayo energy nyo. Ang kukunin natin ay yung taong nasa isip mo. Okay? So, yeah. This is for this month. Itong reading na ito is timeless para sa month na ito kung kailan mo pinapanood until next month. Okay, so kunin natin, sino itong person na iniisip mo, kinakakonekan mo, or kakonek mo? The Queen of Pentacles. What's with the Queen of Pentacles? The Seven of Swords is here. Okay, so I feel like this is someone na pwedeng iniiwasan mo ngayon, this person. And with the Queen of Pentacles, I'm seeing this energy na pwedeng mahalaga ka dito sa person na ito, nagpahalaga siya sa'yo. Or, alam mo, naramdaman mo namang mahalaga ka sa kanya, na-special ka sa kanya. Pero iniwasan mo lang siya ngayon. Maybe with the Eight of Swords because there is this situation na pwedeng nagpipigil ang isa sa inyo ng emotions niya. Or pwedeng yung iba, pwedeng hindi kasi pwede. Yung connection yung dalawa. Pwedeng ganun. Anyway, I can smell hot dog. I don't know if you're cooking hot dog or kumakain ka ng hot dog. This could be your reading. Yeah. We do have your Chariot. So for some of you, yung iba sa inyo, talagang hindi lang ikaw ang umiiwas. Pwedeng yung person mo rin. Kasi pwedeng, with the Ten of Swords, yeah, something ended between the two of you. May nag-end na, may natapos na, may hindi na pwede. And if this is an ex, isa pa yun, ano? O bakit lumalayo na siya, pwedeng nag-end na yun sa inyo. Pero minsan ang ipinaramdam ng person na ito na mahalaga ka sa kanya, na importante ka sa kanya, na special ka. And, yeah. So we do have here the Lovers, the Justice, and then the Three of Swords. Oh, punong-puno ng pagmamahal ang connection ninyo. But then, yung iba sa inyo, pwedeng may third party situation. Ayan, kaya naman pala, may iwasan na nangyayari, ano? May nasasaktan. Currently, yung person mo at ikaw, pareho. And with the Justice card, lalo na kung may marriage na involved dito, and still in a relationship pa with the Lovers, ayan yung nagiging sitwasyon ninyo ng person mo, ano? Pero nandun pa rin yung pagmamahal. Kaakibat ng pagmamahal, nasasaktan. Kasi meron pa ang connection. And, yeah, the Fool is here. So, nakikita natin na willing naman mag-take ng risk. Willing naman sumugal. Okay? Pwedeng ikaw ito na willing sumugal dito sa connection. Okay? Whoever is open. Okay? Nakikita natin na willing sumugal. Ngayon, the Page of Swords is here. So sa ngayon, dahil walang pagsugal or dahil medyo may isa dito kasi talaga natatakot, ano? Na walang pagsugal. Yung isa willing sumugal, yung isa natatakot sumugal. Okay? Kasi maaring nandun naman yung pagmamahal. Yung iba may soulmate connection sa inyong dalawa na person na ito. Kaya lang, kususugal ako pag wala na talaga. Pag tapos na talaga. Or pag namatay na ang isa. I don't know, but it sounds weird. Pero yun talaga. That's death card right here. Pero yung iba literal death. Yung iba ending lang naman. Okay? Susugal ako pag talagang completely wala na yung isa. That's the energy. Okay? Mga hindi ako basta-basta
sasakay or sasama or dyan sa sayo, dahil baka maging pabigat lang ako sayo. That's the energy. And then, let's stop right here muna, no? Punta muna tayo sa predictions natin. Sa money mo muna. Let's move to your money. For your money, the tower is here. Something is going to end. Maaaring hinihintay mo na rin tong ending na ito. Or yung iba sa inyo, you're prepared. Ano ka eh? Parang prepared ka dito sa ending na mangyayari na ito. Ay, yung iba hinihintay na. But soon enough, with the emperor, ikaw na yung magli-lead sa kung ano man yung mag-i-end. Parang ikaw na yung papalit or ikaw na yung magiging leader dito. Ikaw na yung mag-handle ng situation. If this is a business, pwedeng soon enough, ibibigay mo na yung lahat mo dito sa something na ito na mag-i-end. Which is, the new beginning, rather. Kung ano man yung mag-i-end, there's this new beginning. Yung iba, new beginning of business, new beginning of career. Pero mas binibigay mo yung lahat mo dito compared dun sa nag-end. Na kung ano man yon. Okay? And, tell me more about the money situation. The Three of Cups. That is celebration. Celebration with the Three of Cups. So, alam mo, nakakatuwa ito kasi this is victory. Six of Wands is also a victory card. Hindi ka naman nag-iisa eh. May mga tutulong pa rin sa'yo. And also, that's success. You know? Victory. Nagiging masaya ka sa huli. So, kung ano man yung ending na yun, it will end for good. At maganda yung kakalabasan ng new beginning para sa'yo. Okay? Lalo na kung ibibigay mo yung best mo, yung lahat mo, tutulungan ka rin naman ng mga tao sa paligid mo. So, balik tayo sa person mo, what will happen naman sa iyo at sa person na ito in the near future. For this month and this next month, we do have here the King of Swords. Okay. For what I can see here, yung person mo is more on nagbibisi-bisihan, and the Five of Pentacles is a very cold energy. Ito yung pinakamalamig sa lahat. So, wala pa rin tayo nakikitang if there's no communication at all yung iba. And the Four of Pentacles, someone here is kasi pinahahalagahan niya yung sarili niya. So, pagdating sa connection ninyo, sarili niya muna iniisip niya. Okay? Pwedeng ikaw yon, pwedeng yung person mo. Work first with the Eight of Pentacles. A hardworking kind of person. Very professional. Okay? So, yun muna, no? And lalo na, followed by the Hermit and then the King of Wands. Ayan. Nagiging, ano lang siya eh, practical. Itong person na ito. This could be you or your person. Practical or professional and also at the same time, mature sa connection. So, walang communication, tahimik lang sa inyong dalawa ng person na ito. Okay. What will happen in the far future? Sige, alamin natin yung far future. Kung ito ay near future, what will happen in the far future between you and your person? Walang imikan, walang connection, or ano, in the near future, what will happen in the far future? We do have here the Two of Wands. The Eight of Pentacles, the Devil is here. The bottom of the deck is the Two of Pentacles. Okay, so far future, this person is going to give you something. May ibibigay siya sa'yo. Yeah. May ibibigay siya sa'yo. Yung iba, ibabalik. Yung iba, ibibigay. Okay? Maybe it has something to do with money. Or material na bagay na may halaga. Okay? So yeah, with the Devil. Ito yung kung bakit hindi completely nawawala yung connection nyo. It's because of this. And maaaring
pinapriority yun ngayon. I'm saying a lot of money. So, yung iba sa inyo, this is money na ibabalik sa'yo. Or ikaw ang magbabalik sa person na ito. But, I can see plans. Okay. So, yeah. That's it for now. Thank you for watching. Sana nakarest. Okay, sorry about that. Hindi ko in-expect, ano. So, medyo may masama po ang pakiramdam ko ngayon. Medyo may ubo po ako, so. Yeah. Thank you for watching. I love you all, guys. Again, and bye-bye.